sorry, it's DJ. Welcome back to my channel! Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumagawa ng intro title with lights effect gamit ang ating Kinemaster Video Editor sa ating mga phone mobile. Bago ko po ipagpatuloy mga karams, kung sino pang hindi nakapag-subscribe, like, comments, and click the bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko, samahan niyo ako! Tara na mga karams! Go, 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 go! So ngayon mga karams, ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat niyong gawin. Pero yung pinakauna yung dapat gawin mga ka-Adams, kinakailangan nandito itong tatlo na apps. Yung Kinemaster, Pixelab at saka Background Eraser. Pinaka-importante yan mga ka-Adams, lalong-lalong sa ating mga Kinemaster user editor. So ngayon mga ka-Adams, ang una nating bubuksan ngayon ay ang Pixelab. Tapos bukas na ngayon ang ating Pixelab. Text tayo dito, dito sa lapis na yan. So, buburahin natin yan. Papalitin natin ng pamagat. Kung ano ang pamagat nyo sa inyong channel, yun ang i-text nyo dyan. Eh, sa akin yung pamagat ng channel ko ay Mr. Adams. So, i-type ko dito ang Mr. Adams. So, yan. Okay mo lang, mga ka-Adams. Tapos, pupunta tayo ngayon sa litra na kung anong gusto nyong design, mga ka-Adams. So, i-click natin itong capital letter A. Yun. Tapos pupunta tayo dito sa may letter E and B. So click natin yan. So depende na sa inyo mga ka-Adams kung anong gusto nyo na design sa inyong text message. Sa akin ito yung pipindutin ko. Yan, pindutin ko yan. So ito nang kalalabasan mga ka-Adams. So pupunta tayo ngayon sa color. So siyempre ang pipiliin natin color ay black. Click mo lang yung black. Check mo lang. Tapos mga ka-Adams, pagkatapos nating maglagay ng black, pupunta tayo ngayon sa stroke. May stroke dito. Yan. Click mo lang yung stroke. Tapos buksan natin itong enabled. Tapos buksan natin itong, i-click natin itong color white. Yan mga ka-Adams. So, yan na. Pwede natin palakayin yan. Yan. Adjust mo lang yan mga ka-Adams kung anong gusto mo style. So i-click mo lang. At ngayon mga ka-Adams, pupunta tayo ngayon sa 3D text. Kung gusto mong mag 3D yung title mo, so i-click natin tong 3D text. Enable mo lang yung 3D text mga ka-Adams. Swipe mo lang ito. Yan. Swipe mo lang. Kung anong gusto mo sa ano mo, sa yan, para maging 3D. Check mo lang mga ka-Adams. So, pupunta nga tayo ngayon sa... So, ito na mga ka-Adams. Kung gusto nyo may reflection, click mo na yung reflection. At buksan yung reflection. Yan, lumalabas na yung reflection. So, yan na mga ka-Adams. Kung check mo lang kung gusto mong may reflection. Pagkatapos mga ka-Adams, pupunta tayo sa 3D shadow. Yan, check mo na yung 3D shadow. Pagkatapos ng 3D shadow, click mo lang yung 3D shadow mga ka-Adams. Check mo lang. Pagkatapos mga ka-Adams, punta tayo ngayon dito sa ilalim nung may dalawang box na nagkadikit. I-click natin tong transparent. Yun, transparent na mga ka-Adams. Pagkatapos yung i-click yung transparent, i-click natin tong color. So bakit i-click natin tong color? Kasi yung transparent na ginagawa natin, papalitan natin ng itim. So i-click natin tong itim. Yun na. Naging item na siya mga ka-Adams. Check natin. So siya mga ka-Adams, so pupunta tayo ngayon sa memory. Save natin sa memory. Save as a image. I-click nyo lang tong save as image. Yan. Pagkatapos dito sa dimensions, lagyan natin ito ng ultra. Tapos save to gallery.
Yan, send na siya sa gallery mga ka-Adam. So, i-exit tayo ngayon. So, ang gagawin natin ngayon mga ka-Adam, so punta tayo sa background eraser. So, i-click nyo lang itong load up po. Tapos, i-click nyo lang itong in-edit natin kanina. Yan. Pagkatapos mga ka-Adam, lagay natin ito sa done. Tapos, punta tayo sa auto. Yan, lumalabas na yung parang sniper. So, ito yung sniper gagamitin natin mga ka-Adams. So, i-click natin itong puti. Yan. At kaya tanggal. Pre mga ka-Adams, pupunta na tayo ngayon sa ating editor. I-click na natin yung ating editor na KineMaster Video Editor. Click na natin. So, sangrela na natin to. So, ngayon mga ka-Adams, pupunta tayo ngayon sa media. I-click natin itong background at saka yung white color, tapos i-drag mo lang yung mga ka-Adams yung kulay na white. So ngayon mga ka-Adams, pupunta tayo ngayon sa layer ulit. Pupunta tayo sa ating ginagawa kanina na letter, kung anong ini-edit natin na letter o pamagat ng ating channel. So ito na mga ka-Adams. So ang next gagawin natin, drag natin yan. Yan mga ka-Adams. Ang susunod gagawin mga ka-Adams, balik tayo ulit sa ating layer. Punta tayo sa layer mga ka-Adams. Yan, check natin yung layer na yan. Pupunta tayo ngayon sa may kulay, kung saan, kung may mga kulay na kayo mga ka-Adams na naka-save sa inyong gallery, click nyo na lang at kukunin nyo na ang kulay na yon. Yan, pagkatapos kukunin yung kulay na yan mga ka-Adams, drag mo lang yan para lumaki. Pagkatapos mga ka-Adam, yan, send to back. Yan. Tapos punta tayo sa overall animation. Overall animation. So click natin itong blank slow. Depende lang sa inyo mga ka-Adam kung saan yung gusto nyo. Ganyan ba? False ba? Flicker? Agitator? Fountain? Ring? Floating, drifting, quizzing, and saka sitting region, yung crosswise at saka counterclockwise. Pero yung sa akin mga ka-Adams, yung pipiliin ko mga ka-Adams, ito lang blank slow. Yan, blank slow lang yun ang nagustuhan ko mga ka-Adams. So check ko na. So success mga ka-Adams. So ngayon mga ka-Adams, alam nyo na kung paano gumagawa ng title with light setting gamit ang KineMaster Video Editor sa ating mga phone mobile. Hanggang sa muli natin pagkikita mga ka-Adams, kung sino pang hindi nakapag-subscribe, like, comments, and click the bell para ma-notify kayo sa mga darating na mga videos tutorial ko. Kung saan ka mang sulok kayo ng mundo, God bless you, ingat po palagi at ingatan ang katawan. Hanggang sa muli, paalam!